pamustahin po natin ang presyo ng karneng baboy at manok sa pamilihan ng Litex. Nandyan po si Clayzel Pardilia live. Rise and shine, Clayzel. Rise and shine, Dayan! Rise and shine, Pilipinas! Dayan, good news dahil unti-unting humuhupa ang presyo ng baboy sa ilang mga pamilihan at nakakasunod sa price ceiling. Halimbawa dito, Dayan, sa Litex Market, ang presyo po ng ating liyempo ay pasok sa price ceiling, 300 pesos ang kada kilo, 270 pesos sa pige, sa kasim 270 pesos din. Ang spare ribs natin medyo mura, 250 pesos. At ang pata ay 220 pesos. Ayon po sa ilang mga nagtitinda ay kailangan nilang sumunod sa price ceiling para maiwasan ang paglabag sa price cap. Pangalawa, dahil malapit lamang ang pamilihan na ito sa Commonwealth Market kung saan ibinabagsak ang murang baboy galing ng Mindanao. Ibig sabihin, Dayan, may kompetisyon, kaya kung hindi sila magbababa ng presyo ay hindi mabibenta yung kanilang baboy. Okay, good morning po, kuya. Tara, lapit ka dito. Ang ganda-ganda ng kulay ng damit, nagmumurang kulay green. Ayun, speaking of pagmura ng baboy, sir, nagmura po yung inyong baboy. Bakit po? Kasi yun ang patakar na pinapatupad ng gobyerno, kaya kailangan din namin sumunod. My good businessman ka, sir. Sumusunod ka. Pero sir, sabi mo, 265 yung puhunan niya. E paano po kayo niyan bumabawi? Pababawi na lang kami. Pag yung magbutal ng piso, kailangan na para namin kunin para makabawi rin kami. Wala nang tawad talaga. Ayun, wala nang tawad kasi sagad na. Opo. Oh, kaya ba malungkot ka, sir? Kasi medyo... Hindi naman, sa antok lang siguro konti. Ah, sa antok lang. Sige, matulog ka, sir, ha? Para masayang buhay, may energy. Okay, thank you, sir. Dako tayo sa presyo ng ating manok. Good news, Dayan, dahil pasok din sa price ceiling ang presyo ng manok dito sa Litex Market. Yung buo datin ay 160 pesos ang kada kilo. Habang yung choice cuts naman, tulad ng drumsticks at ng wings, pati ng mga breast, yan po ay 180 pesos ang kada kilo. Yan po, medyo iba po sa buo. Okay, tanungin natin kung bakit. Ma'am, good morning po. Bakit po medyo mas mataas yung presyo ng ating choice cut? Ma'am, kasi dito na lang po kami bumabawi sa choice cut namin dahil yung aming whole chicken po is 160 na lang. Mm-hmm. Puhunan lang namin yung 160. Mm-hmm. So, dapat dito na lang kami babawi sa choice cut. So wings, drumstick, breast, atay balunan, Thai party egg, doon na lang kami bumabawi. Sa bagay, wala naman kasi Dayan price ceiling yung mga choice cuts, yung mga nakalagay po doon sa EO natin, buong manok. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, kumusta po yung bentahan ng manok? Meron po ba kayo nakukuha ng supply? Mayroon naman po, ma'am. Ang problema lang, sa whole chicken talaga, halos tabla-tabla lang kami, wala kaming kinikita. Araw-araw. Almost yung tinutubo ko, pambayad lang sa tao, pwesto. Yung para sa akin man sana, is wala na. Ayun. Mm. So ano pong diskarte natin ngayon? Ay, ano na lang. Basta ang importante sa akin, araw-araw ako makapagtinda para may pambayad ako ng pwesto araw-araw. Ayun, okay. Thank you, Mami. Yes, Jocelyn. Oh, kaya alam mo, Dayan, 'di ba sinabi ng UBRA na nasa 30-40% yung kakulangan ng manok, pero sabi ng Department of Agriculture ay pupunan nila yung supply ng manok at magre-repopulate, magpaparami yung term ha ng manok sa mga kanayunan. Okay, next natin na silipin ang presyo ng rekado. Ito nagmahal ha, ng 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng ating sibuyas. Dayan, ang panrekado natin sa manok at baboy 140 pesos ang kada kilo. Ang bawang na dating 100 pesos ay 120 pesos na ngayon. Ang luya po natin, stable, 180 pesos. Eto, humupa na ang presyo ng ating kamatis. Ang presyo po ng kada kilo ay 60 pesos. Eto, kuya, oh. Dati po nasa 100 hanggang 120. So, bumaba po. Ang kalamansi natin, mahal pa rin. 140 pesos ang kada kilo. Pero ang isa pang bumaba ang presyo, ang siling labuyo. Nasa na yun? Siling labuyo. Pwedeng tingi, 5 hanggang 10 piso. Pero kung kada kilo, ang presyo po ng ating labuyo ay 450 pesos. Dati nag 1,000 pa yan. Ang pechay bagyo natin ay 140 pesos ang per kilo na stable. Ang patatas po natin, stable din dito, 120 pesos ang per kilo. Kapareho lamang ng carrots, 120
120. Ang sayote, pareho lang din po, 50 pesos ang kada kilo. At ang ampalaya, 120 pesos. Pero pwede pang matawaran ng 100 pesos. Depende po sa klase. At syempre, yung ating mga detaling gulay tulad na lamang ng pechay, ng mga alubate, spinach, at yung kangkong, yan, pang sinigang, yan po, ay nagkakalaga ng 10 hanggang 20 pesos. Balik dyan sa studio, Dayan. Zel, mukhang makakapagasinigang na baboy na ulit, adobong baboy, dahil marami ng supply dyan sa Litex at pasok sa price ceiling. Now, my question, Clazel, kasi parang kanina, nabanggit ni Kuya na iyong nakapanayam kanina, 265 per kilo pa rin ang kanyang kuha sa kanyang supplier. Parang medyo kakaunti na lang daw ang kanilang kikitain. Ano ba yung tulong ng Department of Agriculture para hindi naman gaano gipit din yung mga tindero at tindera natin sa pagbebenta nitong mga karneng baboy, Clazel? Dayan, parang hindi pag-usapan ng baboy, no, para sila talaga ay makatubo o tumubo, kinakausap pa ng Department of Agriculture yung mga hog raisers para makuha dun sa farm gate price na mura lamang 144 hanggang 165. Gayon din, kailangan talaga makipag-ugnayan ng mga dealer sa DA para makakuha sila ng transportation subsidy mula sa DA. Kasi pag facilitated ng DA, wala nang gagastusin doon sa transportasyon. Halimbawa, yung wholesale price dito, 265. Pero pag ang finacilitate ng DA, nasa 230 pesos lang mabibili ng ating mga retailer. Ibig sabihin, nasa 40 pesos yung tubo nila since 270 pesos yung presyo ng laman. At kapag naman sa liyempo, kung 230, 360 pesos yung tubo nila. So may tutubuin talaga sila. So kailangan lang makipag-ugnayan ng mga dealer sa Department of Agriculture para sagutin o i-facilitate ng ahensya yung kanilang transportation cost. Malaki kasi talaga yung ginagastos kasi syempre galing pa yan ng Visayas at Mindanao. At speaking of mga baboy na galing sa Mindanao, kahapon ha, nagluwas na naman po ang DA ng higit 1,000 baboy mula po sa South Cotabato. At inaasahan natin na yan po ay darating ngayon Linggo. Dayan? Right, maraming salamat sa iyo, Clazer Pardilia.